Yung nahuhulog kanina, tubig pa yan na may putik-putik. Ngayon hindi na. Putik na lang talaga yung nahuhulog. Pasado alas 3 sa madaling araw, nagbuga na ng lava ang Bulkang Taal. Ayon sa Fibox, tinuturing itong low-level eruption. Sinundan ito ng serye ng pagputok at pagyanig. Bago naman mag-alas 5 ng madaling araw, niyanig ng magnitude 3.7 at intensity 5 na lindol ang Tagaytay City. Naramdaman ito bilang intensity 3 sa Lipa City at Santo Tomas, Batangas. At intensity 2 sa Quezon City at Malabon City. Nakuna ng cover ng Fibox ang mismong crater o bunganga ng bulkan habang nagbubuga ng abo mula alauna hanggang alas 3 ng hapon kahapon. Kitang kalmado pa ang bulkan nang maya-maya pa'y unti-unti nang binalot ng makapal na usok hanggang tuluyang nanlabo na ang kuha ng kamera. Libo-libong nakatira sa Taal at mga karating lugar ang nilikas bunso ng pagputok ng Bulkang Taal. Samantala, Igan, napilita magsara ang mga establishmento sa Tagaytay at Batangas dahil sa matinding ashfall. Nawalan din ang kuryente at tubig sa ilang lugar malapit sa Bulkang Taal. Darito ang unang balita ni Mav Gonzalez. Halos hindi na makita ang Taal Volcano sa Batangas sa kapal ng usok na bumalot dito kahapon. Alauna ng tanghali, nagkaroon dito ng phreatic eruptions at nagbuga ang bulkan ng usok na nasa 100 metro ang taas. Ang puting usok, kalaunay naging itim at nagkulay abo ang kalangitan. Sinamahan pa ito ng volcanic lightning. Umulan hanggang sa Tagaytay na may halong abo at maliit na bato na ang tubig na bumabagsak. Ang mga sasakyan, nabalot na ng abo kaya pahirapan magmaneho at nagkabuhol-buhol ang traffic sa Tagaytay na Subu Highway. Masangsang din ang amoy sa lugar. Pero ang ilang motorista, tumigil pa talaga para makuhanan ng video at larawan ang nag-aalborotong bulkan. Pagsapit ng gabi, may mga bomberong pumuwesto sa highway para bombahan ng tubig ang windshield ng mga sasakyan. Nawalan din ang kuryente at tubig sa ilang lugar sa paligid ng Taal, kaya napilitang magsara ang mga establishmento sa Tagaytay, lalo't di naman sila naabisuhan. Sa hotel na ito, kandila na lang muna ang ginamit. Mag-stop muna po kami ng mag-accept ng mag-booking. Tapos sa restaurant namin, tinigil po muna namin. Pansamantala po close muna. Kasi po walang ilaw, walang tubig. Ang kainang ito, sarado na rin, pero hindi naman makauwi ang mga tauhan. Nag-aabang nga kami ng sasakyan eh, wala pang nadaan. Hindi namin alam kung may maraming kami sasakyan eh. Wala akong makontak dun sa amin eh. Wala akong signal. 1977 pa ang huling beses na pumutok ang Bulkang Taal. Ayon sa Fivox, ito raw ang sanhi ng sunod-sunod na lindol sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kagabi itinaas na ng Fivox ang Alert Level 4. Ibig sabihin, napipinto na ang malakas at mapaminsalang pagputok ng bulkan. Buong gabi tuloy-tuloy ang pagkidlat, lindol at ulan ng abo. Kaya hindi maiwasang matakot ang mga taga rito. Yung nanay ko nga po, natakot kami kasi parang siya. So sobrang niyang nervous eh, muntik na siyang mag-collapse. Wala pong tubig, wala pong kuryente. Tapos po, patuloy pa rin po yung bagsak na mga maliliit na bato. Putik pa rin po. Oo. E paano yan? Anong gagawin niyo? Yun nga po ang hindi rin po namin malaman. Wala po kaming... Buti na lang sa bahay namin kahit konti may isda kaming pagkain. Pati mga turista gaya ni Blen na nagbakasyon lang mula Holland, laking gulat na nag-aalborotong bulkan ang sumalubong sa kanila. I was a little bit nervous, but I first thought like, what's happening? So I was like curious, but not really afraid of something. But now it's there's a lot of people and the camera, so now it's getting a little bit more serious. I got my water with me and I got some power banks for my devices, so that's okay. Ito ang unang balita sa Tagaytay City. Mav Gonzalez reporting. Samantala, zero visibility na at madulas ang kalsada sa maraming lugar sa Batangas. Live mula sa Talisay, Batangas, narito ang unang balita ni Darlene Kay. Darlene, tuloy pa rin ba ang evacuation sa mga oras na ito?
Koni, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung paglikas ng mga residente mula dito sa Talisay, Batangas. At hindi ito nagiging madali dahil bukod sa makapal na putik na bumabalot sa mga kalsada na papasok at palabas dito sa Talisay, ay sunod-sunod din yung pagyanig na nararanasan dito. Tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente na apektado ng ashfall dito sa Batangas. Sa bayan ng Talisay, may mga residente pa ring naghihintay na ma-rescue. Kulang ang mga sasakyan, kaya nagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya para mailikas yung mga taga rito. Sa Talisay-Tanawan Road, sunod-sunod ang mga sasakyang dumaraan na may sakay na evacuees. Dala ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Pero hindi madali ang pagbaybay sa kalsada. Nababalot kasi ng makapal na putik ang kalsada na siyang nagpapadulas dito. Tuloy-tuloy din ang pag-ulan na may halong putik, kaya ilang segundo lang nakalilipas ay ganito na ang nangyayari sa windshield ng mga sasakyan. Ang karamihan sa evacuees na galing sa Talisay, dinadala dito sa Santo Tomas, Batangas. Si Jeveline at kanyang apat na maliliit na anak, kinailangan pang sumakay ng bangka para makapunta sa sentro ng bayan ng Talisay. Sobrang natakot po kami kasi noon na doon po kami sa gitna ng dagat, iniisip namin baka biglang lumaki yung tubig o abot na kami ng sabog doon. Kaya takot na takot po ako, pati mga anak ko nag-iiyakan. Lahat na yun napundar nga namin, naiwan na lang doon. Na baliwala, pinaghirapan namin mag-asawa. Agosto noong nakaraang taon pa raw sila nakararanas ng mga pagyanig. Pero di raw nila inakala na aabot ito sa ganito. Si George naman, inabutan naming dumating ng ganito ang itsura. Masakit po sa mata, masakit po sa balat, lalo na po sa ulo, masakit din po. Noong kailangan na raw lumikas, nagpunta raw sila sa itinalagang evacuation center. Pero muli silang pinalikas matapos ang isang malakas na pagyanig. Ang sabi po sa amin ng pulis doon, tayo ika'y lilikas sa Santo Tomas, sabi sa evacuation center din. Tayo ika'y lumabas lahat na dyan, dahil yung evacuation center na yan, nag-crack na yan. Pansamantala muna silang mananatili dito sa evacuation center ng Santo Tomas, Batangas, kung saan nabigyan na sila ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Koni, para sa mga karagdagang detalye, makakapanayam natin live si Talisay Mayor Jerry Natanawan at si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Mayor at Vice Governor, magandang umaga po at welcome po sa Unang Balita. Mayor Natanawan, kamusta po yung mga residente ng Talisay ngayon? At kamusta po yung ongoing evacuation na isinasagawa po natin? Hanggang sa oras na ito ay nasa mga 95% more or less likas na ang mga tao. At may pa ilan-ilan pang natitira sa kanilang mga bahay-bahay dahil ayaw iwanan ang kanilang mga kabuhayan at mga property. Kanina po may nakarating sa ating impormasyon na may mga nagte-text pa daw po sa MDRRM o mula doon sa mga upland barangays. Hindi pa daw po maabot yung mga areas na yun dahil sa kapal ng putik at mataas po yung lugar. Ganun pa rin po ba yung sitwasyon ngayon, Mayor? Tama po yun. Noong bandang alas 12 ng gabi, ako po mismo ay nire-rescue ko or pinupuntahan mismo. Ako mismo at ang mga team ay kanya-kanya ng rescue yung mga natawag na natrap dahil ng putik na umulan. Hindi sila makalabas ng bahay, pati mga sasakyan, hirap kumilos, zero visibility. Yun po, pero ako'y naglakas loob na hanggang sa ngayon, meron pa pong natitira. At hindi po kami natigil na para ito ay mapalikas namin. Okay, maraming salamat po, Mayor Natanawan. Vice Governor Leviste, kamusta po yung ibang area sa Batangas na naikutan nyo kanina? Marami tayong critical areas, maliban sa Talisay. 12 ang bayan na nakakapalibot sa Lawa ng Taal, na malapit sa Bulkang Taal. At maliban sa Talisay, critical din po ang Agoncillo, ang Laurel. Pero sa awa ng Diyos ay maganda naman po ang ating coordination. Patuloy po ang ating mga evacuation efforts sa Talisay, sa Agoncillo. As a matter of fact, at this juncture, forced evacuation na tayo. Kaya naman ang sinabi ni Mayor Jerry ay mahigit 90% or halos 100% na ang nag-evacuate maliban sa talagang nais magpaiwan para magbantay sa kanilang tahanan at ari-arian
Ganun pa man, inaasyo naman ni Mayor Jerry at ang ating mga alkalde sa Batangas na walang mawawala o mananakaw sa kanilang mga tahanan. Vice Governor, doon po sa mga naikutan yung areas or at least sa monitoring nyo, meron na po bang mga residente na nakakaranas ng mga health concerns dahil po doon sa ashfall na nangyayari or mga injured dahil sa pagyenig na nararanasan natin maya't maya dito? Opo, meron. And we are closely monitoring those who need medical assistance, lalo higit yung mga mahihinaang respiratory system, yung mga may asthma, hika, sila po ang aming tinututukan at binabantayan. At handa naman po ang ating mga medical teams, yung ating mga district hospitals sa buong lalawigan ng Batangas para tugunan ang kanilang pangangailangan. Ano naman po yung mga pangangailangan pa ngayon ng probinsya para po mas matulungan po yung mga residente po natin? Sa ngayon, patuloy po kaming nangangailangan ng karagdagang sasakyan, lalo higit yung mga malalaki, yung tinatawag nilang 6x6, 4x4, para po makaahon sa mga matatalik na lugar at yung makalusot sa mga putikan. Ganun din, kailangan namin ng face mask. Marami po kaming tindahan na pinuntahan, mga drugstore, convenience store, pero tila out of stock o nagkakaubusan na po ng face mask at kailangan po ng ating mga kababayan ang face mask. Dito po sa Talisay, palibasa putol po ang kuryente at yung tubig, kailangan po natin ng drinking water. At the same time, we need additional fuel para po masustentuhan ang ating operation, rescue, relief, and evacuation efforts para po hindi mabitin ang ating mga rescue teams. Sana may mga nanonood po sa atin na magpaabot ng tulong at makipag-ugnayan lang po sa provincial government ng Batangas. At syempre, patuloy pa rin tayong magmo-monitor sa pinakahuling mga kaganapan dito. Maraming salamat po Talisay Mayor Jerry Natanawan at Batangas Vice Governor Mark Leviste para po sa inyong mga updates. At mag-iingat po tayong lahat at syempre, we're all hoping for the best para sa mga residente ng Batangas. Yan muna yung latest mula dito sa Talisay. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Nananatiling nasa alert level 4 pa rin ang Taal Volcano na nagbuga ng lava kaninang madaling araw. Ang update sa sitwasyon doon mula sa unang balita ni Mariz Umali. Mariz. Ivana, dito pa nga rin tayo ngayon sa view deck mismo ng Taal dito sa Tagaytay City kung saan magmula kahapon ay nasilayan yung pagbuga ng abo at pagputok ng vulkan. Pero kanina nung pumunta tayo, nakarating tayo dito bago mag alas 4, ay medyo naging tahimik at wala tayong nakita na silayan na pagbuga ng abo. Kahit na madilim kasi mapapansin yan, no, Ivan? Pero bago yun, bandang 3:20 ay nagkaroon na nga ng lava fountaining. Development yan may tuturing magmula dun sa kahapon na sitwasyon kung saan steam lamang yung ibinubuga tsaka nagkaroon ng ashfall. Kanina 3:20 for around 10 minutes, Ivan, ay nagkaroon nga ng lava fountaining. Matatandaan natin na alas 8 kagabi ay tinaas na nga sa alert level 4 o hazardous eruption imminent ang status ng Bulkang Taal. Kaya naman na may mga ganito ng development dito sa sitwasyon ng bulkan. Bago mag alas 5 kanina, bago tayo umere sa unang hirit, ay nakaramdam pa tayo na malakas sa pagyanig o pag-uga ng lupa. Nagkaroon nga ng lindol dito kung saan na talagang naramdaman naming lahat, umuga yung lupa at pati yung mga sasakyan na nandito nakaparada sa may view deck ay talaga namang umuga rin. Wala tayong napapansin ng mga ashfall sa mga sandaling ito, pero medyo masakit din sa mata, no? Kahit na kanina ay wala naman tayong nakikitang abo. Medyo napapapikit tayo, Ivan, dahil sa sitwasyon. Kaya patuloy tayo nakasuot ng N95 mask dahil ito ang ipinapayo nga ng mga authorities. Sa puntong ito ay may mga kasama tayong mga ilang residente mula sa Talisay, Batangas, sina Jeff T. Maninang at Mark Encarnacion. Kasama natin sila ngayon, Jeff T. tsaka Mark. Good morning sa inyo. Magandang umaga rin po, ma'am. Ikaw si Jeff T. po. Jeff T. at ikaw si Mark. Pakikwento lamang sa amin, no, kung ano yung naramdaman, naranasan ninyo kahapon dun sa Talisay, Batangas, kung saan kayo nagmula. Ma'am, bali nung mga around 3 p.m. po isa, sunod-sunod na po talaga yung lindol and then nagsimula na rin pong bumuga ng ashfall, ma'am. Nagpapanik na din po ang mga tao kasi alert level 3 na raw po ang vulkan po. So talagang nakakatakot, ma'am. Nakatakot po dun. Wala po siyang abiso agad na galing sa pillbox na merong eruption na mangyayari.
Ayun po yung nakakatakot sa nangyari kahapon. Buti na lang, araw nangyari, naka-alerto rin po yung mga tao, nakapaghanda po sila para lumikas. Gano'ng katagal yung sitwasyon na parang may narinig daw kayo na parang malakas na parang kulog ang dating tapos yumanig na yung lupa? Sunod-sunod ba yung sitwasyon na yun? Ang una po kasi nangyari, lumindol muna po siya. And then, hindi po masabi yung lakas po nung lindol. Halos malakas po talaga yung pagkayanig niya. Parang malalaglag kayo or parang kumbaga na ano kayo? Basta yung pagyanig po niya is kakaiba po. Oh. After po nun, naglabas na po siya ng ash fall po. Apo. Tapos ano yung sumunod na sitwasyon? Ano nangyari doon sa mga tahanan niyo? At ano ba, meron bang parang forced evacuation na iniutos sa inyo? O kayo personal ang lumikas na lang on your own? Mag-abiso naman po ng forced evacuation. Pero sa amin po, kahit na medyo mahina pa yung mga paglindol, ano na rin kami na lumikas po. Kasi po may mga bata po kami. So, yun. Naging tama naman po yung desisyon namin. Tapos, actually ma'am, pagkakit namin, bumaba pa po kami para sa ibang kamag-anak namin. Tapos nung mga alas 6 po, inabot na po kami dito sa pataas ng Tagaytay. At sobrang hirap na po ng sitwasyon. May mga sasakyan na po na nagkabanggaan. Yung mga tao talagang kitang-kita na po, hirap na hirap po silang umakyat. May mga dala po silang mga bata, wala po silang, talagang nakakaawa po. Pero meron ba kayong tinutuluyan na evacuation center or ano ba, nananatili lang kayo sa may kalsada pa sa ngayon? Meron naman po kaming tinutuluyan dito, yung bahay po ng kamag-anak po namin. Alright. So, meron ka pa bang gustong idagdag, Mark? Sana po yung mga relief goods po sana. Kasi marami po saradong mga tindahan ngayon kasi dahil niya sa pagputok ng bulkan. Maraming salamat sa inyo, Mark at Jeff T. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at saka yung mga kasamahan nyo na rin. Samantala mga kapuso, and sa ngayon, dahil nga lumiliwanag na po yung langit, nakikita na po natin na merong pong makapal na usok na dun sa bahagi kung saan na naroroon yung crater ng bulkana. No? At magpapatuloy tayo sa pagtutok dito sa my view deck dito sa Taal sa Tagaytay City para ihatid pa rin sa inyo ang latest na sitwasyon sa nangyayari nga pag-aalboroto at pagbuga ng usok pati na rin yung lava fountaining nitong Taal Volcano. Balik muna sa iyo dyan, Ivan. Maraming salamat, Mariz Umali. Kasarapan ng tanghalian ng maraming turista sa Tagaytay nang pumutok ang bulkang Taal. Ayon kay John Patrick Laurencien, nagulat sila nang makaring sila ng malakas na ugong. Maya-maya, umulan na ng malilit na bato. Umabot daw ng may 1 kilometro ang taas ng ash cloud. Ang pambihirang pangyayari, nakuha na ng litrato ng marami pong napadaan. Maging na mga nagsisimba dahil araw pa ng Linggo. Tanaw din mula sa Ternate, Cavite ang pagbuga ng abo ng bulkang Taal. Nagbuga na ng lava ang Bulkang Taal kaninang madaling araw at ayon po sa FIVOX, may tuturing daw itong low-level eruption. Live mula sa Tagaytay, may yung mga balita si Jonathan Anlal. Jonathan, anong oras nagbuga ng lava? Connie, alas 3:30. Mag-alas 3:30 na madaling araw kanina nang masaksihan natin nagbuga ng lava itong Bulkang Taal. At nakita natin kung gaano kataas yung ibinuga ng lava doon sa ere. Sa mga oras na ito ay Connie ay tahimik pa itong Bulkang Taal. Ito ang aktwal na lava fountaining ng Bulkang Taal kaninang alas 3:20 ng madaling araw. Ayon sa FIVOX, may tuturing na itong low-level eruption. Mataas ang puga ng lava. Nagtagal ito ng halos 1 minuto. Pagdating ng 3:42 ng madaling araw, muli itong nagbuga. Hindi rinig sa kamera pero may mga dagundong habang sumasabog ang bulkan. Maya't maya ang kidlat sa bahagi ng Taal. Hindi naman natigil ang pagbagsak ng abo sa Tagaytay City pero buti na lang at tumigil ang ulan bago maghating gabi. Gayunman, nabalot na ng makapal na putik ang mga kalsada. Ang syudad, mistulang ghost town na. Nagalisa na kasi kagabi ang maraming bakasyonista. Ganito kahaba at kabagal ang pila ng mga sasakyang nakunan namin mula Tagaytay City papunta sa direksyon ng Santa Rosa at Eslex. Sina Leo, inabot ng 6 na oras mula Tagaytay papunta lang sa katabing bayan na Silang Cavite.
sa Tuesday ba, sanang balik kami Maynila. Napaga po kasi. Oh, ay, kasi ano ko rin doon eh, medyo delikado rin. Tapos lagi naglilindol. Okay lang po. Okay lang, at least safe. Mm-mm. Kasi may mga aksidente na din dyan, marami nagkabanggaan na din. Kami nadaanan kanina. Wala nang makita. Kaya ingat lang po. Ito po, yung kalaban po natin talaga, yung ito po. Hindi po kami makakita. Ang hirap, tubig lang po ang ano, kaya minsan nagkaano po kami dito. Salamat po. Ang motorcycle rider na ito, nabalot na ng abo. Oh, mahirap, mahirap, madalas. Sinilip ko lang, ha. Yung bulkan, ah. Ang magkakaibigang first year college student na ito na galing Metro Manila at nag-staycation kahapon sa Tagaytay, plano ng maglakad makauwi lang. Butit may dumating na tricycle na pumayag bumiyahe sa halagang 100 piso. At first parang hindi namin alam yung gagawin. Tapos nung medyo tumagal na, nakailang lindol na, nagpapanik na kami. Tapos kinontak na kami ng mga magulang namin. Kung may paalis ng Tagaytay, meron naman na doon lumikas. Doon po, naglakad na po kami paakit dito pa Tagaytay. Muna Talisay? Doon po sa Sampaloc, tapos nung may mga dumadaan pong sasakyan, sinakay po yung may mga bata. Ang ospital naman na ito, na generator na lang ang ginagamit, maglilipat na raw ng pasyente papunta sa ibang ospital sa Laguna. Connie, sa mga oras na ito ay may nakikita na tayong mga residente dito sa Tagaytay City na lumalabas ng kani-kanilang mga bahay. Yung iba may suot na face mask, yung iba wala. Meron na rin mga dumadaan dito, mga sasakyan sa mga kalsada ng lungsod. Pero yung karamihan sa kanila, mabagal ay yung usad dahil medyo maputik pa rin yung kalsada at madulas. So medyo delikado. Wala pa rin kuryente rito. At kakain ng madaling araw, may mga nakita tayo mga residente na naglalakad sa kalsada. Naghahanap sila ng pwedeng masaksakan ng charger ng kanilang cellphone dahil tatawag daw sila sa kanilang mga kaanak sa Metro Manila para magpa-rescue na o magpasundo dito sa Tagaytay City. Connie. Jonathan, may balita ba tayo kung malaki yung volume ng mga sasakyan na pababa ng Tagaytay sa mga oras na ito? Kung datos ang pag-uusapan, Connie, wala pa tayong hawak ngayon mula sa local government ng Tagaytay City. Pero so nakita natin kagabi yung mga nasalubong natin paakyat dito sa may Tagaytay City. Marami-rami yung mga sasakyan na yon. At karamihan doon sa mga nakausap natin ay mga bakasyonista dito. Pinutol na nila yung kanilang bakasyon. Umuwi na kahapon dahil nga sa nangyaring ng pagputok ng Bulkang Taal. Connie. Alright, maraming salamat, Jonathan Andal. Tila wala nga pong babalang pumutok ang Bulkang Taal. Marami ang naperwisyo sa ashfall na dala nito. Narito ang unang balita. Marami ang nagulat nang biglang nag-alboroto at nagpakawala ng makapal na usok at abo ang Bulkang Taal. Sa timelapse video na ito, kita ang pagkapal ng usok at abo. Ayon sa FIVOX, ang tawag dito, phreatic eruption. Ilang oras lang ang itinagal, itinaas agad sa alert level 4 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, posibleng anumang oras ang hazardous eruption o mapaminsalang pagsabog ng bulkan. Sa mga kuha namang ito ni Michael Sagaran, makikita ang kulay orange ng ulap at abo sa ibabaw ng taal. Sa isang punto, kumidlat pa malapit sa bulkan. Nakuhanan din ito ng iba pang netizens. Marami ang agad lumikas. Pero hindi naging madali ang paglayo nila sa lugar. Oh my God, hindi na namin makita ang daan. So, sa kahabaan ng Tagaytay Santa Rosa Road, kalaban ng mga tsuper ang makapal na abo. Payo ng isang fire marshal, huwag gamitin ng wiper para alisin ang abo sa windshield. Kailangan ay bugahan ito ng tubig. Pagkagat ng dilim, halos mag-zero visibility na ang kabaan ng highway. Maraming sasakyan ang nagpasya na lang na tumigil sa gilid ng kalsada kaysa mapahamak. Ang mga kalsada, maputik na. Maraming sasakyan na ang balot ng makapal na abo. Abot din hanggang sa Laguna ang ashfall. Sa Binyan, balot na ng mga makapal na abo ang mga kalsada. Hindi rin nakaligtas ang mga bahay at ari-arian. Natanaw rin ang usok at abo mula sa bulkan sa Puerto Galera. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Damataan sa iba't ibang bahagi ng Calabar Zone ang makapal na volcanic plume na mula pa sa pumutok na Bulkang Taal. Sa kapal nga ng abo, hindi maiwasan ng marami na mangamba. Darito ang unang balita. Kuha ang video na ito sa bunganga mismo ng Taal Lake kasabay ng pagputok ng Bulkang Taal. Nakuhanan din ang iba pang bisita sa Tagaytay ang pagbubuga ng bulkan ng abo. Oh my God! Oh, did you see that? Sa isa pang kuha, kita ang pagkidlat sa bunganga ng bulkan.
Inulan naman ng Tagaytay Angel Field sa gitna ng pamamasyal ng isang grupo. Guys, yung payong ni Kuya, kulay brown na yung ulan. Ang ulan, may halong abo. Kita rin ang volcanic plume mula sa mga eroplano sa himpapawid. Kuha ito ng isang piloto. Kuha naman ito mula sa isang helicopter na dumaan sa lugar. Hindi lang mga lugar malapit sa bulkan ang apektado ng ashfall. Kahit pagabi na, kita pa rin ang kapal ng volcanic plume. Sa Bacoor, Cavite, tanaw na tanaw rin ang makapal na usok mula sa bulkan. Mabilis dumilim ang kalangitan dahil sa abo. Para sa unang balita, Darlene Kai reporting. Daang-daang pasahero ang apektado dahil po sa mga kanseladong flights kaugnay ng pagputok ng Bulkang Taal. At live mula sa NAIA, may unang balita si Corrine Katibayan. Corrine, kamusta na ang sitwasyon dyan? Connie, sa gitna ng pagbuga ng abo ng Bulkang Taal kahapon, canceled ang flight sa Ninoy Aquino International Airport at patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Maraming domestic at international flights ang tinamaan sa pagkansela ng mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport kagabi. Bunsod ito ng pagbuga ng Bulkang Taal ng abo kahapon. Pero kahit nag-anunsyo ang DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno, daan-daang pasahero pa rin ang naghihintay at tumambay sa departure area ng NAIA Terminal 3. Ang isang pasahero na papuntang Thailand, temporary hold daw ang nakalagay nung chinek niya online ang status ng kanyang flight. Mahirap naman kung hindi tuloy pala yung flight tas nasa bahay kami. So nag-try na din kami pumunta dito. And then yung pagdating namin dito, nakita na lang namin na canceled yung flight. Kahit nakapag-rebook na siya, sayang pa rin daw kasi hindi natuloy ang kanyang unang plano. Siyempre sobrang hassle kasi yun nga, daming na sacrifice pati yung kasi sinama ko pa rin yung mga anak ko, pati yung kanilang mga examination, nakiusap ako sa mga teachers. So yun, panibago ulit ako pakikiusap. Si Narly Taigo naman, galing Kuwait at dito sana sasakay pa uwi ng Jensen. Pero lagpas 12 oras na siyang nakatambay sa NAIA. Imbis na magparibook, magpapa-refund na lang siya. Balak na lang niya, sasakay ng bus kung saan 3 araw ang biyahe pa uwing Jensen. Pero kahit ganito ang kanyang sitwasyon, hindi rin natin sila masisi kasi gusto rin nilang i-safety yung passenger nila. Paano naman pag lumipad kami, tapos yung paa namin kabila nasa hukay na. Nagbigay ang staff ng airport ng stub kung saan nakalagay ang mga impormasyon kung ano ang maaari gawin ng mga apektadong pasahero. Connie, pwede raw sila mag-rebook ng kanilang flight within 30 days of the original departure date. O pwede rin nilang ilagay ang halaga ng ticket fare nila sa isang travel fund na maaari nilang gamitin sa kinabukasan. O pwede rin nilang magpa-request ng full refund. Connie? Alright, maraming salamat. Corrine Katibayan. Nananatili naman pong operational ang Clark International Airport sa kabila ng banta ng posibleng abutin ito ng ashfall mula sa Taal Volcano. 5 flights mula sa NAIA ang na-divert sa Clark. Naibaba na mga pasahero ng PAL mula sa London. May mga bus na maghahatid sa kanila pabalik sa Maynila. Samantala, 8 flights naman ang kanselado. May mga pasaherong naunawaan ang pagkaka-divert nila sa Clark. Pero meron ding dayuhan na walang ideya sa nangyayari. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, matapos po yung pagputok ng Taal Volcano, umabot sa 10 hanggang 15 kilometrong taas yung usok nito at yan ay ayon sa PBOX. Mga kapuso, nakarating po sa mga kalapit na lugar, maging sa Metro Manila, ang abon to. Pero kung titingnan natin yung wind map, ito yung hangin sa ibaba. Galing po yan sa northeast, papunta dito sa southwest, kaya yung paligid ng Taal Volcano, naramdaman yung usok o naranasan, umabot po yan sa buong Batangas dito sa may Cavite maging sa Laguna. At kung titingnan naman natin yung pagtaas po yung upper air wind at yan po yung sa itaas sa mga 3 hanggang 5 kilometro, imbis na galing dito sa itaas, pababa, yan po galing dito sa may Mindoro, mataas kaya umabot yung usok. Hindi lang dito sa mga karapit lugar, kundi sa Metro Manila, maging sa ilang bahagi ng Central Luzon. So,
Yung taas ng usok na yon, sinabayan ng ihip ng hangin mula sa south, kaya po umabot sa central zone. Pero kung titan niyo mga kapuso, ha, sa mga susunod na araw, magbabago yung ihip ng hangin. Kaya posible kung magpapatuloy yung pagbuga ng mataas na usok ng Taal Volcano, eh baka po hindi na pumunta sa central zone. Sa ngayon, kung nakikita natin forecast, dahil magbabago yung ihip ng hangin. At nagkakaroon din ng mga pag-ulan na sinabayan naman ng pagkidlat. Yan pong pagputok ng Bulkang Taal, at ito ay dahil dun sa mga ash particles na ibinubuga nung bulkan. Nagkakaroon ng charge yan, kaya nagkakaroon ng mga pagkidlat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po thunderstorm yung nagkakaroon ng kidlat, kundi maging yung usok na ibinubuga ng bulkan. At sa mga taga-Tagaytay naman, ng mga kalapit lugar, hanggat maaari po ay iwasan nyo yung paglabas ng bahay dahil mausok mga kapuso, hazy po yung kondisyon diyan sa may Tagaytay at syempre sa iba pang lugar malapit sa Taal Volcano, at may posibilidad ng mga pag-ulan diyan sa nasabing lugar. Sinabayan naman niya mga kapuso yung pagbabantay naman natin ng isang low pressure area na nasa layong 735 kilometers diyan sa may east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pero sa ngayon, mababa po yung tsansa na maging bagyo ito, pero apektado nito yung trough nito, yung Eastern Visayas at yung Caraga. Kaya dapat po maging I am ready sa pag-ulan, ha? Yung mga nabanggit na lugar ngayong araw. Pero hindi po yan inaasahan na magiging isang ganap na bagyo at pupunta pa sa ilang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Matindi rin naapektuhan ang pagputok ng Bulkang Taal sa mga bayan po sa Laguna, at naroon si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Ito, nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna. Dito yung situation dito. Nagkalat yung abo sa kalsada. Ayon sa Laguna PDRMO, yung buong lalawigan yung naapektuhan ng mga ashfall. Pero yung pinakamaraming effect is in first and second district. Kabilang dito ang San Pedro, Binian, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba. Naka-red alert ang ahensya at nakikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense kaugnay ng posibilidad na magkakaroon ng evacuations. Pero sa mga oras na ito, wala pang naiulat na inilikas sa ngayon. Nakahanda na rin ang ilang equipment ng Laguna para tumugon sa ashfall tulad ng dump trucks at flexi vans. At naigan, dahil hindi pa gaanong matindi epekto ng Taal Volcano rito sa buong lalawigan, nakaantabay yung rescue teams ng Laguna para mag-assist sa Batangas. Yan ang latest mula rito sa Calamba, Laguna. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Bam Alegre. Nagdulot ng matinding traffic ang madaliang pagbaba ng mga turista mula sa Tagaytay. Inabot ng ilang kilometro ang pila ng mga sasakyan. Pero dahil sa matinding ashfall, halos walang makita ang mga nagmamaneho ng sasakyan. Nagdulot din ng matinding traffic ang paglikas ng mga taga-Agoncillo, Batangas. Makikituloy muna sila sa mga kakilala sa mga kalapit na bayan tulad ng Balayan. Posible silang manatili sila roon na hanggang sa humupa ang Bulkang Taal. Mga kapuso, emergency alert mula sa NDRRMC. Bunsod ng pagputok ng Bulkang Taal, binabalaan ng publiko na mag-ingat sa matindi at pangmatagalang ashfall, lalo na mga taga Marikina, Paranaque, Pasig, Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Manila, Makati at Taguig. May bumagsak din pong malaking bato sa tanawan na Talisay sa Batangas, Tagaytay City, Nuvali at Santa Rosa, Laguna. Iga, nabuhay naman ang bayanihan spirit ng mga Pinoy dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. Sa Tanawan City sa Batangas, nagpakagood sa marita ng isang lalaki. Habang nakatayo sa kanyang sariling sasakyan, may hawak na hose si Rogelio Villa para bigyan ng libreng car wash. Ang mga sasakyan dumaraan na puno naman ng abo. Sa Tagaytay City naman, isang lalaki rin tumulong sa pag-alis ng abo at putik sa windshield ng mga sasakyan. Isang talya naman sa Silang Cavite, halos 4 oras na libreng naghugas ng mga sasakyan puno-po ng abo. Kahit may ilang motorista ang nag-aabot ng bayad, tinanggahan nila ito dahil gusto nilang makatulong. Tuloy ang kasal. Yan po ang pinatunayan ng groom at bride na itinuloy ang kanilang kasal kahit pa nag-aalboroto ang Bulkang Taal kahapon. Makikita po ang happy ever after ng dalawa habang ininaraos ang kanilang kasal.
Kita rin ang makapal na usok sa kalangitan na nagmumula sa bulkan. Pati mga bisita nila, hindi inalintana ang pagputok ng bulkan. Mga puso, live na kuha po yan sa Taal Volcano. Nakikita natin, ito pumutok na po yung araw. Nakikita na natin ang ash plume. Mataas yung usok na nakikita natin na nanggagaling sa Bulkang Taal. Kahapon po, unang pumutok ang bulkan, dako alauna. Nagsimula sa alert level 2 at sa loob ng 6 na oras ay naitaas sa alert level 4. Kumuha naman tayo ng update mula sa NDRRMC. Makakausap po natin tagapagsalita ng NDRRMC, Ginoong Mark Timbal. Ginoong Timbal, good morning, sir. Sir Ivan, good morning po sa lahat po ng listeners and viewers natin. Magandang umaga po. Gaano na po kalawak? Base sa inyong monitoring, epekto ng pag-aalboroto ng Bulkan Taal, sir. Opo, sir. Aside from the immediate surrounding na community ng Taal Volcano, yung ash fall po ay na-experience na as far as the Central Luzon. We have received reports na pati sa mismo Aurora province ay nakapag-experience. Aurora province, sir, tama? Opo, nakapag-experience na sila ng ash fall po dun sa area. It's possible po na because yung ere po, yung hangin po sa ere above Taal Volcano is northerly ang direction. Kaya po umabot na po doon sa northern part natin ang ash fall. Yung ating pong evacuation po ay continuing. So far po sa ating pong pagtala ngayong umaga, ang ating pong mga kasamahan sa Regional Disaster Council ay nag-report na po na more than 13,000 na mga kababayan na po natin ang na-evacuate. Yung main volcano island po is empty na. Wala na pong tao po doon. Naialis na po as of last night. At yung mga kababayan naman po natin doon sa mga areas surrounding the Crater Lake, Volcano Lake, ongoing naman po ang ating paglilikam. Nasusunod ba, sir, yung rekomendasyon ng FIVOX na dapat yung silangan o hilagang Batangas ilika sa mga residente at hindi sa kanlurang bahagi? Opo, tuloy-tuloy. Close po ang coordination natin dito po sa FIVOX kasi sila po yung nakapagtaya ng activities or pagkilos nitong si Volcano. Kaya po yung mga recommendations po na nilalabas nila, yan po sinusundan ng ating Regional Disaster Council pati mga local government councils, disaster councils natin para po sa evacuation. Although sir, meron tayong mga evacuees na originally nasa Talisay, nilipat po natin to Tagaytay kasi yung mismong evacuation center nila is naapektuhan na din nitong mga releases ni Mayon Volcano. The transfer has been completed, if I'm not mistaken, at doon na po sila ina-assistihan sa Tagaytay. Sir, isa po sa pinaka-basic at urgent na pangangailangan po ng mga residente ngayon ng malaking bahagi ng Southern at Central Luzon, yung face masks. Pero mababa daw po ang supply. Ano hong balak gawin ng gobyerno dito? Opo, nakarating na din po sa amin yung balita na yan, Sir Ivan. Kaya po we're coordinating with our counterparts po dyan sa region kung ano pong resolution na pwede natin gawin kung meron po ba tayong supplies ng N95 mask that we can distribute to our citizens po affected. Oho. Para naman po sa mga residenteng stuck sa kanilang tahanan at apektado ng abo, ano po yung maipapayo ninyo at anong ayuda po kaya ang posible nating maialok sa kanila? Opo. Ang ating pong advice ng mga kababayan po natin doon sa areas na experiencing ashfall, kapag nandun po kayo malapit sa yung mismo surrounding area ng volcano, advisable na po na sundin po natin yung evacuation order. Pero po yung mga kagaya po ng mga malayo-layo sa volcano, kagaya dito sa Metro Manila, kung wala po talaga tayong matinding dahilan or a very important na lakad, huwag na po tayo muna lumabas, please stay indoors. Pag kailangan pong lumabas, mag-mask po tayo, mag-goggles, sombrero, para hindi po tayo ma-expose dito sa ash kasi medyo irritant po ito at makamadisgrasya yung mga kababayan natin. Yung mga babiyahe naman po by land, yung mga magko-commute or mga motorista natin, please make sure na po yung drivers natin ay maging maingat dahil po at some areas po kasi baka po mag-zero visibility because of the ash fall.
So dapat medyo alalay po ang ating pagmamaneho. Si maging mapagmatsag po tayo sa traffic signs at saka maging listo po tayo kung kailangan mag-evasive maneuver pa kung mayroong sasakyan na ma-out of control. Pero tuloy-tuloy po yung assistance na matatanggap ng mga kasamahan po natin na evacuate doon sa mga evacuation centers. Ang ating pong DSWD, our secretary, ay kahapon po nasa Talisay, Batangas to check on the conditions of our evacuees. Si Undersecretary Halad naman po ay pumunta din sa Batangas to supervise po the operation of the regional disaster captain. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga, NDRMC spokesperson Mark Timbal. Thank you po, sir. Isang tal volcano sa mga tinuturing na deadliest volcano sa bansa. Kung bakit? Alamin sa report na ito. Taong 1965 hanggang 1969 ang naitalang pinakamalakas sa pagsabog ng Bulkan Taal. At kahapon, alauna ng hapon, nalarama ang buong lalawigan ng Batangas sa pagsabog nito. Ayon kay Mariton Bornas, Chief of Volcano Monitoring ng FIBOS, ang Taal Volcano ay isa sa most active volcano. Maraming bulkan sa Pilipinas pero ang Bulkan Taal ang nangunguna sa listahan ng deadliest volcano sa bansa. Habang pumapangalawa naman ang Bulkang Mayon. Dahil sa pangmalawakang panganib na hatid ng Bulkan Taal, kabilang rin ito sa listahan ng decade volcanoes. Ranking po ng mga bulkan sa mundo, meron po tayong tinatawag na decade volcanoes. Ito po yung mga volcanoes that are very, very dangerous, mainly because of the volcanic hazards this produce. And then sobrang dami po ng populations at risk. So alam po natin na dyan sa paligid po ng Batangas, napakarami po nang nakatira dyan ngayon. Ang real estate development ay po sigi-sigi pa. And then you have the old town stuff. And then malapit din po ang Taal sa Metro Manila, which is the capital of the nation. And nandito po yung ating marami pong economic activities dito. And at the same time, malapit po yung mga international airports po natin. Sa ngayon, itinaas na sa alert level 4 ang Taal at tuloy-tuloy pa rin ang pag-uwantay ng FIBOX dito. Mabilis po talaga yung escalation niya. This is even faster kaysa nung 1911 eruption. Yung 1911 eruption po ng Taal, it's very infamous. It killed 1,200 people. Kaya po napakabilis din po natin ng magtaas ng alert level. Maaari po tayo maka-expect pa ng pagputok ng vulkan niya. Dahil madulas ang daan, ang kasama natin Susan Enriquez kinailangan pang makisakay sa isang truck para makarating mula sa Tanawan papunta ng Talisay, Batangas. At alamin natin ang pinakauling balita sa Talisay, Batangas sa kanyang nakalap. Susan! Yes, Arnold, ito una, nakarating na rin kami dito sa mismong sentro ng Talisay. Ito, actually, nasa kaliwa ko itong Talisay Municipal Hall. At ito, makikita ko lang sa iyo ngayon, sitwasyon, ito. Yung putik na putik, ito yung mga 6x6 truck na ginagamit ng mga tauhan natin ng Philippine Army ng Bureau of Fire Protection, yung mga rescue team. Ayan yung mga kababayan natin from Talisay na ngayon ay nakapila at naghihintay para sila ay makasakay doon sa mga 6x6 truck na dumarating dito. Pero syempre nga, dahil napakarami ng mga kababayan natin na gusto nilang makalikas sa mga oras na ito, hindi sila na-accommodate nito mga 6x6 truck na dumarating dito. At talagang mga kababayan natin nagmamadali na para makaalis dito. Makakausap natin si Sir PJ, siya po yung Municipal Disaster Risk Reduction Officer ng Talisay Municipal Hall, ng Talisay Batangas. PJ, kumusta sitwasyon ngayon dito? Ilan na ang nailikas ninyo? Almost half na po nung population ng Talisay nailikas sa po namin. Bali po yung pinagdalhan po namin, yung unang mga inilikas ay nasa Nasugbu po. Uh-huh. Then yung mga the following pong evacuee, nasa Tanawan po at saka Santo Tomas. So ngayon ba sa pinapakitang aktibidad itong Bulkang Taal, talagang kailangan ilikas nyo yung lahat ng nandito sa lahat ng mamamayan ng Talisay? Yes ma'am, hindi na tayo maghihintay na mag-alert level 5 pa. Uh-huh. Mas mahihirapan tayo ma'am na maglikas tayo pag alert level 5 na. Ano ang pinakamabigat na problema nyo ngayon? Nakikita ko ito, ang dami-dami mga kababayan natin dito sa Talisay na gustong-gusto na makaalis pero parang hindi sapat yung dumarating na sasakyan? Sapat naman po yung dumadating na sasakyan. Ang nahihirapan lang po, gawa po ng ating madulas po yung karsada. Tapos ang kailangan-kailangan po talaga ng Talisay ay tubig.
Pagkain ng mga rescuer kami po, 24 hours na halos na nasa field at nagre-rescue po tayo. So, ito kailangan ngayon mailikas na at syempre habang tuloy-tuloy, napapagod din yung mga rescuer natin. Kailangan maibigay din yung kanilang mga pangangailangan. Yun nga lang, pero pahirap din sa inyo yung kalsada. Yes po. Yes po, ma'am. Yes po. Yes po. Anong gusto mong huling panawagan sa mga kababayan natin, yung mga nanonood, nakikinig sa atin at nakikita yung sitwasyon dito sa dito mismo sa bayan ninyo sa Talisay? Yung mga kababayan po natin, lalo po yung mga Talisenyo, dasal lang po, makakaraos po tayo. Yun lang po. Wala na, yung mga kababayan ba natin na lalo na yung mga andiyan sa may bayan sa may Taal, Lake, lahat wala na sila po, na evacuate na po yung nasa shoreline. Bakit inabot pa ngayon ng hanggang ganitong oras itong mga kababayan natin na, lilikas? Kasi po kagabi zero visibility tayo. Okay. Hindi tayo makapaglikas, ma'am. Okay, maraming salamat, BJ. Lalapitan lang po natin itong, saan tayo dadaan dito? Lalapitan lang po natin yung mga kababayan natin dito na ngayon ay nakapila at naghahintay nga ng masasakyan nila. Pakita mo yung ano natin, yung dinadaanan ng mga kababayan natin dito. Ito, wala na tayong choice. Kailangan na nating lumusong sa napaka putik na kalsada ho dito. Ito yung mga kababayan ho natin, mga nakapila ho dito. At gustong-gusto na makaalis, makalikas. Nay, kumusta po kayo? Ayos po naman. Kailan kayo lilikas? Ay, malayo po ang aming pinuntahan doon pa. Ay, hindi po makalakad at dahil po ng masakit sa paa. Opo, ang may rayuma. Gusto nyo makaalis? Opo, aalis na po. Ay, para naman magapaan nyo? Ay, ako nga po galing sa Trangkaso, rayuma nga. Opo. Karamihan, talagang nakayapak na ho ang marami dito sa mga kababayan natin. Yung iba kahit pa paano, nakapagbota pa. Pero karamihan ho ay nakayapak. Ano, ito si nanay, parang namamagada ng paa. Oo. Namamaga paa niyo? Oo, ari ho ay nadapa ako ng magayan. Hindi ako makalakad. Ay ngayon ay tuntong ko na. Pagkampagay, hanggang tuhod, ito. Ay. Saan kayo galing barangay? Uno ho, sa uno. Sa uno? O, sa itaas. Gusto nyo na makalis? Abay, uho. Naroon na ho lahat aming kasamahan. Anong nararamdaman nyo? Mahirap pala ho. Nangay ko aming maaralo sa ganito. Aha. Ano? Sino makalis? Gusto ko na ho makalis at kami makapagpahinga. Wala kaming tulog. Kumain na ho kayo? Hindi pa ho kami nakain. Wala ho kagabi? May dala kaming kanin sa Tupperware, hindi naman nag-alaw mo. Bakit ho hindi pa kayo nakalikas kahagabi? Kahapon? Abay, ang mga puno ho. Ano? Kasakuna na putik. Gusto nyo sana umalis. Ano ito? Mga nanay ho natin dito, mga lolo. Anak, abay, tayo bumalik na. Tayo lalo madidisgrasya. Gracias. Eh ito, natatakot. Mm-hmm. Anong nararamdaman? Gusto nung umalis? Kumain na po kayo? Ito, yung mga kababayan natin dito talaga ha. Gustong-gusto na makaalis. Yung nga lang, medyo pag dumarating yung sasakyan dito ay kulang-kulang pa rin. Ano? Ito, may kalong ng mga bata. Tingnan lang natin yung mga kalong ng mga bata dito. Igan ha. Lalapitan ko lang itong mga kababayan natin dito. Kumusta mga anak nyo? Ito po, okay naman po. Okay, igan, ito yung mga kababayan natin. Ito, makikita mo, wala. Talagang kami nga yung sapatos din namin. Talagang kailangan ilusong muna. Walang choice. Pero siyempre sila, sa pagmamadali, kailangan talaga magyapak na lamang para sila makaalis na muna sa kanilang mga tahanan at makapunta dito sa pick-up point. Ano, pick-up point. Ito ho'y nasa gilid mismo nito munisipyo ng Talisay. Dito ho dumarating yung mga 6x6 truck ng Philippine Army. Siyempre, kagapay ho dito mga pulis at ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para mailikas yung mga kababayan natin dito na nagmamadali na ho ngayon. Ano? Gustong-gusto na ho nilang makaalis dito sa kanilang lugar dahil nga ho sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Igan? May tanong si Ivan. Yeah, Susan, yung naging pagbiyahe mo, yung paggalaw-galaw nyo dyan sa lugar na yan, talagang truck lang, walang ibang sasakyan na nakakaikot dyan. Pakikwento mo nga sa amin yung pagbiyahe mo, Susan.
Kasi ang dala namin ay van, ano? Pero alam mo, yung man siya talagang nag-skid siya, yung dumudulas talaga. Hindi ko makakit ang gulong. Sabi nito mga kasama natin, mga lalaki na to, oh, kailangan daw mabigat. Eh, mabigat naman kami kanina, pero talagang dumudulas. Ngayon, yung nakisakay kami sa pick-up. Mm. Pero yung pick-up na yung pinuno ng punong-puno ng tao para daw mabigat. Pero dumudulas pa rin. Kaya maingat na maingat sa pagmamaneho. Well, at least yung malalaking ganitong sasakyan, gaya nitong mga 6x6 truck na nakikita namin. Kahit pa paano, hindi naman ganun katuloy ng takbo nila, mabagal din, inaalalayan din. Lalo pa yung mapunta dito mismo sa Talisay, dito sa town proper, ay may mga daan dito na may mga pakurba iban, may mga pakurba at medyo may pababa. So medyo delikado kung ipagbabakasakali mo yung sasakyan mo kung ito ay dumudulas sa kalsada dahil nga sa napakaputek. So kailangan iba yung pag-iingat at kahit papaano, tiyakin, nakakayanin yung sasakyan. Siguro yung mga 4x4 baka kakayanin, ano? Pero yung mga van lamang natin, yung mga passenger van, medyo delikado. Nakikita namin kanina talaga, sumasayaw sa kalsada eh. Sumasayaw sa kalsada, kaya mahirap po ang sitwasyon ng pagbiyahe ngayon dito. Yung iba, nagmumotorsiklo, pero dumudula, sumesemplang sa kalsada yung mga nakasabay nating mga nakamotorsiklo. Iban? Susan, saan yung mga evacuation points? Nabanggit mo kanina, Santo Tomas, Batangas. Saan pa yung ibang mga evacuation points? Oo, yung may mga actually, iba na wala pa kami napuntahang evacuation center. Una namin tinungo itong mismong bayan ng Talisay. Yung mga evacuation center, mga nabanggit sa atin, meron na Sugbu, meron Santo Tomas, meron sa Tanawan, meron dito, mas marami dinala din dito sa may parte ng Cavite, lagaya sa Tagaytay, Silang. May mga inilikas din tayo mga kababayan dyan, ano? But as to kung may napuntahan na kami evacuation center, wala pa. Dahil ang hirap din nga, bumiyahe nga talaga, ang pahirap talaga dito kahit nga yung mga nagdadala ng mga evacuation, yung mga 6x6 truck, di ba, nabanggit kanina ni PJ, ang nagpapahirap sa kanila yung napakadulas na kalsada dito para mabilis na makarating yung mga sasakyan, Ivan. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Susan Enriquez. Yan pa rin po ang live na kuha sa Taal Volcano. Kanina pong pasado alas 3 na madaling araw, nagkaroon ng lava fountaining sa vulkan. At maituturing nang nasa low-level eruption. Nagsimulang pag-alburuto ng vulkan kahapon. Sa ngayon, libo-libong residente na ang inilikas. Apektado rin ang mga turista na nasa Tagaytay. Magandang umaga, mga igan. Naghanap din sa Metro Manila ang epekto ng ashfall. May unang balita si Corinne Katibayan. Dahil matindi ang ashfall, damit na ang ginagamit ng babaeng ito sa Taguig City para takpan ang kanyang ilong. Kitang-kita naman sa mga kotseng ito sa Maynila at Quezon City ang perwisyo ng ashfall. Hindi pa alam hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon bunsod ng pagbuga ng Bulkang Taal ng abo kahapon. Kaya ang bentahan ng face mask sa mga botika, mistulang pila balde. Ang iba ngang drugstore, naubos na ang tindang N95 mask na pinakamainam raw para hindi makasinghot ng abo. Sa iba naman, regular face mask na lang ang binibenta sa halagang 300 pesos para sa dalawang kahon. Si Lea De Leon, 8 tindahan daw napuntahan bago siya nakahanap at nakabili ng face mask. Pang 8 store na ata to. Yes, wala silang ganyan. Sold out din lahat din. Ito na lang. As long, okay na din, as long as mayroong naka-cover. Kasi kanina nagbiyahe kami, sobrang sakit sa lalamunan. So hindi kaya. Sobrang ramdam, lalo na nung gabi. Kasi kaninang umaga, wala naman nung hapon, wala naman siya nitong gabi lang. Sobrang hindi na kaya. Ang solusyon ng iba, doblehin ang isusuot na face mask dahil walang N95 gas mask. The effect would be pretty much the same. Kung idoble mo na lang yung mask mo, either yung isa naka-turn around, and then make it double because mas mahirap maghanap ng ganyang klaseng mask eh. Sa isang drugstore, 1:1 ang policy. Ibig sabihin, isang kahon lang ng face mask ang pwedeng bilhin kada tao. Para po lahat kasi mapagbigyan lahat eh. Lahat mabigyan lahat eh. Kasi kung maramihan, yung iba kasi binibenta nila, eh sinasamantala na yung iba, yung ibang presyo. Kaya yun, isang tao, isang face mask lang muna. Para sa unang balita, Corinne Katibayan reporting. Samantala, makapal na haze ang naranasan ngayon ng mga taga-Taal, bunsod pa rin po ng ashfall. Kaya naman, kumustahin po natin ang sitwasyon doon at naroon si Maris Umali live. Maris, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan?
Yes, Connie, nandito pa rin tayo sa view deck ng Taal dito sa Tagaytay City. Pakita ko lang sa inyo, no, itong nasa aking likuran. Eh, talagang ang kapal na po ng usok na ibinubuga nitong Bulkang Taal. Mas kumapal pa siya ngayon, Connie, kumpara dun sa kaninang nakita natin. Nagmistula na nga siyang makapal at maitim na ulap. Pero wala naman tayong nararanasang ashfall sa ngayon. Di tulad ng mga naranasan natin na, o naranasan ng mga residente dito kahapon hanggang kaninang madaling araw. Walang pag-ulan, pero matinding putik. Pakita ko sa inyo, no, itong matinding putik na idinulot ng ashfall nga kahapon na nagkaroon pa ng pag-ulan, kaya matinding putik din yung idinulot nito. At bukod dyan, ipakita lang din namin kasi mga residente na kausap natin, sinasabi nila pati yung mga puno raw rito ay talagang hindi naman daw nila naranasan dati sa mga nakaraang pagsabog ng bulkan na talagang napuno rin ng mga putik o yung abo itong mga puno dito sa may bandang view deck. At bukod po sa ashfall, pinag-iingat din ko ni ang mga taga rito dahil nga sa mataas na haze dito. Paalala lang natin, ito yung mga ilang mga tips ng ating mga authorities. Takpan ng ilong at bibig sa pamamagitan ng N95 mask hanggat maaari. No? Kasi ito yung mas effective. Yung mga face mask kasi para sa mga fluids yan. Pero yung mga ganitong klase, mga ashfall, ang kailangan talaga yung mga N95 na mask. Isara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay para hindi makapasok yung ashfall o yung abo. Takpan yung mga pagkain at water containers. Manatili sa loob ng bahay kung wala naman talagang mahalagang gagawin. At nagpapalala din po ang DOH sa maaaring maging epekto ng ashfall tulad ng bronchitis-like illness, hirap sa paghinga, eye irritation at injuries na maaaring dulot ng madudulas na daan at poor visibility. Kaya doble ingat po tayo mga kapuso. Gaya nga ng nabanggit nung ilan nating mga residenteng nakausap kahapon, kahapon daw hindi bababa sa 2 aksidente yung naitala dito sa May Francisco Road. Sa tapat lang yan ng dito sa view deck dahil nga hindi na nila makita yung kanilang sa windshield. At bukod dyan ay nagmamadali rin yung mga residente na makarating sa mga gasolinahan para sila ay makapagbuhos na ng tubig dun sa kanilang mga windshields o sa kanilang mga sasakyan. Kaya nakapagtala ng mga aksidente rito. Samantala, Connie, sa puntong ito, may mga makakausap din tayo. Si Tatay Rene Villanueva, siya po ay 76 years old at siya po ay residente dito sa may ano po yung Pag-asa Street. Pag-asa. At ito lang po ay sa tapat lang ng view deck ng Taal. Ano? Tatay, ikwento nyo lang po sa amin kung ano yung naging sitwasyon na naranasan nyo po kahapon sa pagsabog po, pag-aalboroto po ng bulkan. Kasi nung bandang alas dos na yun, nakita ko yung ulap na yan, yung sa bulkan yung sumabog na nga yun ganoon. Pupunta ng Papaganon, pakakanluran. Ngayon, nung gumawi na rito sa Paganitro, pupunta na rito sa Tagaytay, tumakbo na akong pauwi dahil pumapatak na yung mga abo-abo. Kaya yun lang. Pati yung alulod, pati sabi nyo, napuno ng abo? Kagabi lang yung napuno. Mm-hmm. Oo. Kaya. Okay. Paano po yung kaibahan nito sa mga nakaraan na mga pagsabog na naranasan nyo rin dito sa Taal? Malayo. Nung 1977, ay hindi nagkaroon ng ganitong putik. Ang mga sasakyan lang, nakikita mo, mayroong bahagya lang. Ngayon, kaninang umaga, pagkagising ko, naisipan kong umakyat dito, tingnan ko nga itong karsada. Naku, kinikilabutan ako dahil sa nakita kong mga putik na pati mga sasakyan. Samantalang noong 1970. Wala pong pasabi, no? Wala. Kasi meron akong evacuate ngayon na nanggaling sa baba, yung mga kapatid ni Mrs. Itinanong ko kagabi kung wala kayong napansin na abiso. Mm-hmm. Wala daw. Mm-hmm. Basta bigla-biglaan na lang. Alright. Kaya nag-ahunan sila kagabi, ayun, naro sa bahay. O tayo, mag-iingat po kayo at pati na rin po sa ilang mga residente pa rito. Patuloy tayong mag-aantabay dito sa may view deck nga dito sa Taal, sa Tagaytay City, para ihatid pa rin sa inyo ang latest na sitwasyon. Balik muna sa inyo dyan sa studio, Connie. Alright, maraming salamat, Maris, at ingat kayo dyan. Update naman tayo sa sitwasyon sa Laguna na isa rin po sa pinakamatinding naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. At naroon si Bam Alegre. Bam, nasa ka sa Laguna at anong sitwasyon dyan? Diba, narito tayo sa Kalamba at kabilang ito din sa 1st and 2nd districts ng Laguna.
na apektado nga nung ashfall. Well, yung buong lalawigan is affected, pero yung pinaka-visible talaga is yung dito sa 1st and 2nd District, kabilang na rito yung Kalamba. So, Ivan, mapakita ko lang itong ano, horizon. No? Makikita mo yung ashfall talaga na nakaka-apekto sa visibility sa mga motorista, sa mga pasahero. At sa magdamag, nakikita natin dito, ito naman yung accumulation dito ng abo sa kalsada. Kung nakikita nyo, talagang significant na talaga yung dami ng abo na naipon dito sa magdamag. At patuloy na nakaantabay ang Laguna PDRMO. Sa mga oras na to, wala pang inililikas. Pero nakabantay sila, naka-red alert. And, pero naka-standby din sila mag-assist sa Batangas kung sakaling kailanganin pa ng additional manpower ng rescue team. So, ng latest dito sa Kalamba, Laguna. Balik sa'yo, Ivan. Bam, nakikita ko sa likuran mo, yan, yung bata sa likod, wala siyang mask, walang anything. Ikaw, naka-mask, naka-goggles, na siyang dapat, ano? Meron bang effort man lang sa lokal na pamahalaan na mag-distribute ng mga mask at protection sa mga tao dyan? Well, nakausap natin yung Laguna PDRMO, wala silang ganung na mention na may distribution ng supplies. Pero meron silang nabanggit lang sangaling merong need for evacuation or yung paggamit ng mga big equipment like yung dump trucks and yung mga flexi vans. No? Yung marami rito, hindi man lahat ay may mask pero halos lahat sila nagre-reklamo sa paghinga. May nakausap tayo kanina ng traffic enforcer, 5 a.m. yung duty niya. Nung in-interview ko siya na 6 a.m., nahihirapan na rin talaga siya huminga. Mm-hmm. Masakit sa lalamunan, tsaka sa mata, no? Talagang nakaka-pooing siya yung particulates niya. Kaya if may equipment, if may ganito mga goggles or mask, gamitin na ito. Ito, samantalahin na natin itong pagkakataon na ito, Bam, sa lokal na pamahalaan ng Kalamba o ng provincial government ng Laguna. Ayan po, sana bigyan natin ng prioridad yung paghahanap at pamimigay na mga gas mask sa mga mamamayan natin dyan. Bam Alegre, maraming salamat. At punta natin Susan Enriquez, kaugnay pa rin ang mga naapektuhan ng Bulkang Taal. Susan? Igan, maraming salamat. Ano, dito pa rin tayo sa pinakasentro nitong Talisay. Dito sa gilid nitong Talisay Municipal Hall. Ang nangyayari dito, Igan, ano, yung nakikita natin, kanina, di ba, konti na lang, ngayon dumami na naman kasi may mga dumadating dito mga private vehicles, iba-iba sasakyan, ano. Yung mga sakay noon, ibinababa nila dito, yung mga galing sa iba-ibang barangay. So dito nila ibababa, dahil dito naman pupunta yung mga 6x6 truck na maghahatid sa kanila doon sa mga evacuation center, karamihan dyan ho sa may bahagi ng Tanawan, Santo Tomas, Nasugbu, yan ho yung mga pagdadalhan dito sa mga kababayan natin dito. Si nanay andito ho at sabi niya, pagod na, gutom na, wala kayong nalang gamit? Meron naman po yung mga damit po. Sabi niyo, naglakad kayo? Opo. Bakit po kayo naglakad? Wala po kami masakyan, ma'am. Bakit? Ano hong sabi? Gawa po ng madulas daw po, baka delikado po. Okay. Baka madikit sa loob sa... So, ano hong kalayo yung nilakad niyo? Ilang metro gan nilakad natin? Malayo-layo din po, ma'am. 30 minutes din po kami naglakad. Puro yung pang-anak ko nga po, nagtapak na lang. Kaya naman ho, nakikita natin dito, karamihan ho, ay nakayapak na. Ito si nanay, usapin lang natin. Ako, dahil may dala ito, Iga, na tatlong buwang sanggol. Ano nyo ba ito? Apo ko po. Tatlong buwan ho ba? Tatlong buwan po. Saan ho kayo galing na barangay? Sumaway po. Sumaway. Kahapon na, di ba, nagkakaroon ng pag-aalboroto. Hindi ka pa agad kayo lumikas para... Nagtrabaho po kasi ako kahapon. Gabi na po ako dumating. Mm-hmm. Eh, sabi ko naman po sa mga bata, mag-ayos na ng mga gamit at lilikas kami. Mm-hmm. Eh, ayaw po ng asawa ko. Oh, bakit po? Natatakot po kasi ako Baka maanong mga anak ko. Mm-hmm. Yung mga tatlo ko pong anak, hindi ko nakikita. Hindi ko po alam kung nasaan. Saan nyo? Saan ba sila manggagaling? Galing pong Sampaloc. Wala pa po. Sampaloc, isang barangay doon ba dito? Opo, saan ho malapit yun? Doon po sa... Malayo po yun. Malayo, ayun. Yun yung mga, siyempre, iba-iba yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Ayun, kanina nagpasabi na dito yung mga rescuer na ang unang ililikas po, may dumating na 6x6 truck, ay unay yung mga bata at saka yung mga matatanda. No? Ito, ipakita muna natin ito. Ito ho yung isang e-trike, ito. Igan, kita mo itong isang e-truck na ito.
Saan ang galing barangay to? Anong barangay to galing? Balas, ang dami pong mga tao doon. Barangay Balas. Eh wala pong masakyan. Wala pong masakyan, eh kailangan po ng ano. Walang masakyan? Oo. Marami pa ng tao? Marami pa. Anong kalayo dito yon? Malapit lang po, mga dalawang barangay lang. Mga... Wala akong nadaan. Ganyan yung sitwasyon dito, Igan, ano? So, yung mga ganitong sasakyan, may mga kaya pang makasundo, susundo sila doon sa mga... Susundo pa sila doon sa mga barangay na may mga tao pa na gusto na rin makaalis. Kasi nga, hindi rin naman makapasok talaga agad-agad yung mga sasakyan. Mahirap, masyadong madulas, masyadong nahihirapan din yung ating mga rescuer dito, no? Na maipasok yung mga sasakyan doon sa mga lugar na may mga tao pa na naiwan dahil nga hindi pa rin sila lumikas kahapon nung medyo maayos-ayos pa yung sitwasyon. Pero ito, inabot na. Kaya ho lahat sila ay naghihintay ngayon dito na may masakyan, makaalis dito sa Tanawan, dito sa Talisay, habang patuloy po na nag-aalboroto itong bulkang Taal. Siyempre, karamihan ho sa kanila pagod, gutom, uhaw. Kanina ho, sila yun talaga dinadaing natin, pagkain at tubig para mapawi ho yung kanilang nararamdaman na gutom at uhaw dahil nga simula pa kahapon ay ganito na ang kanilang dinanas na sitwasyon. Balik muna sa iyo, Igan. Nakatutok ang Kapuso Foundation, huwag silang mag-alala at darating ang tulong. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, para naman maprotektahan ang ating mga sarili laban po sa epekto ng ash fall, makakausap natin si Health Undersecretary Eric Domingo. Magandang umaga sa inyo, Yusek Domingo. Si Connie Season po ito. Ay, magandang umaga, Connie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabay-sabay po dating alamin ano, yung masamang effect muna nitong ash fall sa ating kalusugan. Pwede ho bang paki-explain lang sa ating po mga manonood ngayon? Opo, ano, lalo na sa area na medyo marami po talagang ashfall. Yung ashfall po kasi mga solid particles na suspended sa hangin at meron din po siyang chemicals katulad po ng sulfur at ibang asido. So kapag po ito ay nahinga natin o kaya tumama sa mga mucous membranes natin katulad po ng sa mata, sa idong, maaari po itong mag-cause ng irritation. Lalo na po sana yung mga talagang pasyenteng may sakit na alam sa baga katulad ng mga may asthma o kaya may mga yung pong emphysema, chronic pulmonary disease, pinapakiusap po natin, magstay sila sa loob ng bahay, sarahan po ang mga bintana, and prevent exposure po sa ganitong mga particles. Mm-hmm. Pati po yung ating mga mata, kailangan po nating ingatan, ano? Kasi maaari rin po talaga, very sensitive po yung ating mata sa ganito pong pangyayari. Oo nga po eh. No? At sinasabi nga ho nila ito ay microscopic, ano? Hindi man nakikita kasi para siyang pulbos o buhangin, ano? At, opo, ano siya, maliit pa po siya sa alikabok eh, pero may chemicals din po siyang kasama. That might be, ano, no, na irritating and harmful. Opo, lalong-lalo na ho sa ating baga. Sinasabi nga na parang pagka nalanghap ho natin ito para daw siyang, kumbaga parang, parang meron siyang mga sugat na po pwedeng i-cause doon sa ating pong baga. Tama ho ba yun? Totoo po yun, ano, kasi ito po maliliit na particles na ito, maaaring mag-deposit sa ating baga. Pero yun po kasi mga may asthma, lalo na yan, mga hyper-irritable na po, no, yung kanilang lungs, madali po ma-irritate. So, hindi lang po sa allergens, kundi talagang chemicals po ang pwede maaari pong mag-irritate, saka na maaari po silang magka-atake ng asthma. Opo. Lilinawin ko lamang ho kasi may mga conflicting na mga information po, no, sa social media na nagsasabi na ligtas gumamit ng aircon, yung iba naman sinasabing wag gumamit ng aircon. Ano ho ba ang stand dito ng DOH? Ang DOH po kasi, ang advice natin, eh, wag na lang po muna kasi maaari pong yung very fine na particles, eh, maipasok din ng aircon sa loob ng kwarto. Mm-hmm. Kasi pag sinarhan na po talaga natin yung pinto, mas safe tayo na hindi makakapasok. So pag nagpapasok pa rin pa tayo ng hangin galing sa labas, maaari pa po ito magdala ng iba pong mga irritating agent. Sir, nagkakaroon daw ng pagkukulang na sa mga drugstore ng face masks, ano? Lalo na yung N95 na recommended. Opo. Ano ho ang ginagawa ng DOH para ho naman dun sa ating mga kababayan na kailangan po nito? Well, unang-una po, pinaprioritize talaga natin yung mga lugar na high risk. Kaya katulad po ng Region 4A, magdadala na po kami doon yung mga N95 po, no? Yung talagang pang-protect sa mga particles, pati po lalagyan ng tubig, mga eye drops, at mga water disinfectant para po magamit dun sa hardest
affected areas. Uunahin po talaga natin yung 4A, doon po kasi talaga masyado pong makapal itong ashfall. Mm-hmm. Guide lang din ho natin kasi yung N95 sinasabi, hindi ho daw po pwede itong gamitin ng mga bata. So, ano ho ang alternative na po pwede ho na maaari magamit ng ating mga anak naman pagka ganito hong sitwasyon? But hindi po siguro magagamit kasi medyo maki siya, no? At hindi kakasa sa mukha ng bata. Hindi daw kaagad makakahinga. Opo. Well, actually po, makakahinga naman siya. Particles lang naman po ang naaano ng N95. Hindi naman po yung hangin. Pero yun pong mga mas manipis na mask. Pero siguro po yung mga bata, since wala namang pasok, huwag na lang po natin palabasin ng bahay. Kesa naman po ilabas pa natin sila at suotan sila ng maskara, tatanggalin din nila yan. We just request all parents to keep the children inside the house and close all doors and windows, lalo na po kung medyo mausok at may ashfall po doon natin. Alright, marami pong salamat, Yusek, sa inyo pong binigay sa aming oras po. Thank you, Connie. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Yan po naman si Yusek Domingo. At alamin naman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Tagaytay na naapektuhan ng abong ibinuga ng Bulkan Taal. May unang balita, si Jonathan Andal. Jonathan, kumusta na ang mga residente dyan sa Tagaytay? Dumadami na, Ivan, yung mga residente dito sa Tagaytay City na lumalabas ngayon sa kanilang mga pinagtaguan kagabi at lumalabas ngayon sa kalsada. At yung iba sa kanila, sinisilip pumupunta rito sa may viewing deck para makita ng personal kung ano ngayon ang sitwasyon nitong Bulkang Taal na sa mga oras na ito ay nagbubuga ng makapal na usok na papunta sa aking kaliwang direksyon. Ito yung direksyon na papunta ng Calatagan na Batangas. Ang napansin lang natin, Ivan, dito sa mga residente na lumalabas, wala silang mga suot na face mask ngayon o kahit anumang pantakip sa kanilang ilong at bibig. Ang sabi nila sa atin, hindi naman na daw sila nangangamba dahil kumpara daw kahapon, wala na sila nakikita mga abo na bumabagsak ngayon dito at hindi na daw masakit sa balat, hindi na masakit sa mata at sa ilong, kaya hindi na sila nagsusuot ng mga face mask. Pero yung iba, meron pa rin naman daw dala just in case na meron ulit silang makita na mga visible na ashfall maya-maya dito. Ilan sa nakausap natin ay nagpalipas na ng gabi, na-stranded doon sa mga pinuntahan nila kahapon kung saan sila inabutan ng pag-alboroto ng bulkan. Hindi na sila umalis dahil wala na doon mga bus na bumiyahe rito. At ngayong umaga, ngayon pa lang sila uuwi sa kanila mga bahay, maglalakad daw sila dahil sa napapansin natin, wala mga bus pa rin na bumabiyahe ngayon. Pero meron naman ng mga jeep at tricycle. Narito, pakinggan natin yung ilan sa panayam natin sa ilang residente dito sa Tagaytay City. Mula pa kahapon, wala kami masakyan. Paano sa kayo natulog doon? Doon lang, sa pwesto na pinapasokan namin. Paano yung pagkain? Wala. Ano lang, bumili lang kami ng pantisal doon. Hirap huminga, masakit sa ilong. Kahit sa loob ng bahay, amoy pa rin. Pero ngayon? Ngayon, hindi masyado. Kaya hindi ka na nag-face mask? Meron pa, pero meron akong baon. No. Ivan, wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ngayon ng Tagaytay City. At tinanong natin, tumawag tayo sa hotline ng Tagaytay Police. Ang sabi nila sa atin ay bukas naman yung karamihan sa kalsada rito sa Tagaytay City. Pwera na lang dun sa kalsada nila na papunta sa may Talisay, sa may Batangas. Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Pahirapan ang biyahe sa tanawang Batangas dahil sa makapal na putik. Bunsod ang pangulan ng abo mula sa Taal. May unang balita sa Chino Gaston. Chino, good morning. Good morning, Igan. Patuloy na nagdudulot ng pagsisikip ng sasakyan. Itong napakakapal na putik sa kahabaan ng highway mula sa Tarawan papuntang Talisay area. No? Dahil nga sa magdamag daw na pagbagsak nitong ashfall dito sa bayan. Kasalukuyang may ilang mga choke points iga, no, dito sa highway dahil hindi nga makausad yung mga sasakyan dahil basa. Pag hindi 4x4 ang inyong sasakyan ay tiyak na gegewang at hindi uusad ang sasakyan. Kaya iba, nagpapatulong dito sa mga ilang mga residente na volunteers na nagmamagandang loob at tumutulong sa pag-clear nitong kalsada at pagtulak siyempre dito sa mga sasakyan na mga tumitirik. Dagdag pa dito yung ilang mga nangatumbang punong kahoy sa kalsada na ginagawa or nagdudulot ngayon ng paninigip dahil nagiging one lane na lang itong ilang bahagi ng highway. Sa ibang parte naman, itong Tarawan, tanaw natin dito yung ilang mga plantation ng nyug at ng saging, no, nasa sobrang kapal ng ashfall at pyroclastic material sa bumagsak magdamag ay nangabali itong kanilang mga
tanga at parang tinaanan ng bagyo, no, yung mga dyan na nakikita natin dito. Kasalukuyang wala pa rin kuryente dito sa bahagi ng Talawan na ating napuntahan at patuloy na naghihintay ng ayuda itong ilang sa ating mga kababayan na bagamat meron pa naman daw silang pagkain na tubig ay hindi tiyak kung kailan mababalik sa normal yung supply at pagbubukas ng ilang mga malalaking tindahan dito sa bayan. Igan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Chino Gaston. Wala pong 24 oras ang itaas ang alert level sa Taal Volcano mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Alas 8 na umaga kahapon ang itaas ang PBOX, ang alert level 1 na ang ibig sabihin ay may steam explosion pero hindi naman posible ang pagsabog. Pagsapit ang alas 2 ng hapon, itinaas ang alert level 2 na ang ibig sabihin ay increasing unrest. May pagbuga na ng abo at mga pagyanig. Alas 4 ng hapon, itinaas ang alert level 3, ibig sabihin may paggalaw na ng magma sa loob ng bulkan. Inirekomenda ng PBOX ang paglikas sa Agoncillo at Laurel, Batangas. Pinayuhan din ang mga nasa gilid ng Taal Lake na maging alisto sa mga posibleng paggalaw ng tubig. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, itinaas na ang alert level 4 na ang ibig sabihin ay posible na mapanganib na pagsabog anumang oras. Sunod-sunod na ang pagputok ng bulkan na sinabayan ng mga pagkinlat na nagdulot naman ng pag-ulan na may halong abo. Nakapagtala na rin ang mga volcanic earthquake at kanina nga po ay nagbuga na ito ng lava. Nakarating na po ang GMA News Team sa dalampasigan ng Taal Lake. Naroon ang kasamahan nating si Susan Enriquez. Susan. Yes, Ivan, andito na nga kami no, sa mismong dalampasigan nitong Talisay, Batangas. At ito, nakikita niyo sa may likuran ko. Yan o mismo itong aktibidad na pinapakita ngayon ng Bulkan Taal. Sabi ho ng mga kababayan natin dito, yung mga residente ho dito, ganyan din yung pinakita kahapon. Kaya lang, yung nadagdag daw ngayon, yung nakikita ho ninyo, yung nasa bukana na yan, na kulay puti, yan daw ho yung parang bago ngayon. So, ay pinapakita nitong Bulkan Taal. Bagamat patuloy ho yung mga napakaitim na usok na nagmumula mismo dito sa bungangang ito ng Bulkan Taal. Ang direction ngayon ng hangin, kung saan tinatangay itong napakakapal na usok at abo na nagmumula dito sa Bulkan Taal, iban ay sa Kanluran bahagi. Kung kahapon dito sa bahaging Silangan towards east, ano? Ngayon naman ay papuntang Kanluran. So sinasabi nila ito ay babagsak sa may mga bahagi ng Lemery, Laurel, Taal, Agoncillo, San Nicolas. Yan daw ho ang posibleng bagsakan itong abo na binubuga nitong Bulkang Taal hanggang sa mga oras nito. At dahil nga ho dyan, itong mga nakikita natin na aktibidad ngayon, ito ho yung nagdudulot ng mas lalo pang pagnanais, masidhing pagnanais ng mga kababayan natin dito, mga kapuso natin dito na makalikas na, no? Ayaw nila na abutin pa sila ng gabi dito. Para ho makaalis na sila, ayon ho nila na mangyari pa yung dinanas nila kagabi. May mga kasama naman ho tayo dito, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sila ho yung nagbabantay dito para matiyak na hindi na ho pupunta dito yung mga tao, yung mga residente. Dahil sabi nga, kailangan na nga ho silang makalikas. Kailangan na ho silang makalikas na makapunta na sa mga evacuation center. Bagamat may mga kalalakihan ho dito na siyempre, usually, yung mga lalaki na iiwan ho sa kanilang mga bahay para kung ano ba yung pwede pang mga isalba, yung kailangan kumpunihin at ayusin, na ayusin na ho muna nila hanggang hindi nagkakaroon talaga ng napaka mahigpit na direktiba na lisanin na nila ang kanilang mga tahanan. Dahil sa panganib na maaaring idulot ng pag-aalboroto ng Bulkan Taal. Yan muna ang pinakahuling update mula natin dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Ivan. Salamat, Susan Enriquez. At kumusay naman natin ang sitwasyon sa Tagaytay kung saan ramdam pa rin ang epekto ng Bulkan Taal. Naroon naman ang kasamahan nating si Maris Zumali. Maris, go ahead. Yes, Ivan, ipakita lang namin natin sa inyo yung latest na situation ngayon dito sa may view deck ng Taal dito sa Tagaytay City. Makikita nyo ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagbuga ng napakakapal na usok ng Bulkang Taal. Kung makikita nyo po ay isang parang napakakapal at maitim na ulap yan, pero sa totoo lang po ito ay usok na nagmumula po dun sa pagsabog o pagbuga ng usok nitong Bulkang Taal dahil sa phreatic eruption. Ito po yung pagbubuga ng steam dahil nga po sa paghahalo ng malamig na tubig at nung mainit
na mga bato o magma. At makikita po natin na ito po ay papunta dun sa direksyon, papuntang Calatagan at Nasugbo. Sa ngayon ay wala po tayong nararanasan mga ashfall, pero patuloy pa rin po yung medyo masakit sa minsan sa mata, tsaka kailangan patuloy pa rin daw po yung pagsusuot ng N95. At wala na rin po tayong ulan ngayon, pero tuloy-tuloy pa rin po na walang kuryente dito sa lugar. At kanina lang po bago mag 5 a.m. ay nagkaroon nga rin po ng lindol dito sa lugar. So yan muna ang latest na sitwasyon dito sa view deck ng Taal dito sa Tagaytay City. Balik sa inyo, Ivan, at patuloy nga po tayong mag-ingat. Balik sa Ivan. Maraming salamat sa iyo, Marizumali. Samantala, nabalot din po ng makapal na abo mula sa Bulkang Taalang South Luzon Expressway. Kuha yan ng GMA News sa SLEX bandang alas 7 kagabi. Pagdating sa Santa Rosa, Tagaytay Road, dadaan pa akyat ng Tagaytay City bandang alas 8 ng gabi. May mga taong naglalakad na nakasuot ng face mask. May mga nakatakip ang ilong. Ang iba naman, nakapayo. Habang ilang residente ang nagpamalas ang tila bayanihan, nang buhusan nila ng tubig ang mga nakahindong sasakyan sa kalsada na balot sa abo. Samantala, naging maputik ang kalsada sa Talisay dahil na rin sa dami ng bumagsak na abo. Isulang ghost town na rin ito dahil halos wala ng tao sa labas at wala rin kuryente. Papunta naman sa Talisay, Batangas, sarado na rin ang mga kalsada dahil hindi na madaanan sa dulas.